Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 8, 2022 at grabe sa pagka-negative sentiment po yung ating market. So dinuguan, karamihan po ng ating mga stocks. And then suddenly, biglang drop tayo ng 6,977.73 kasi ang laki po kasi ng ating net foreign selling. So yung nakita ko sa Investa, negative 850.32 million. Pero alam ko may malakas na ano eh, net foreign selling tayo. So nag-drop nga po yung index natin ng negative 4.26%. And then syempre, majority ng ating mga blue chips, nagbagsakan po yung kanilang mga values. So nakita mo naman. Tapos syempre, ang kumita lang for the day is ito pong ating mga mining sector naman. Ayan. So grabe yung ano, upsurge ng ating mining. Tapos kung nabalitaan nyo, sa London Metal Exchange, nagkaroon po ng ano, trading halt sa kanila kasi nag-upsurge bigla yung futures or yung values ng ating mga metal products. So yan po yung resulta ng ongoing conflict po sa Ukraine at saka Russia. Tapos ngayon, nagkakatakutan talaga kasi nga merong usap-usapan, di ba, kahapon sabi natin yung oil export ban ng United States with regards sa Russian oil para as part ng kanilang sanctions. Pero yung mga kagaya natin na bansa na dependent sa oil products, ang kinakatakutan nila is yung inflation. So biglang tataas kasi ang presyo ng gasolina, syempre lahat ng products ay tataas, so yung spending power ng mga tao syempre bababa. So yun yung ano, kinakatakutan ng ating index, kaya po nag-drop ng sobrang ganyan. Ayan. So pinipredict niya or pina-price niya yung negative sentiment ng inflation naman. Okay, so tingnan lang po natin yung ating mga metal products po, kasi sila lang naman yung maganda yung galaw ngayon at ang tataas po ng kanilang galawan. Ayan. So congrats po kung meron kang kahit isa dito sa mga nandito sa trending natin, kasi matataas talaga yung kanilang pinitik ngayong araw na to. Ayan. So nanguna si nickel natin. So mga nickel products, FNI, Mark, ayan. So mining sector talaga. Si DMC nasama sa sentiment natin. Tapos si Bull, ito si Bull, umabot siya ng more than 20%. And then si OR natin, nag-spike din po yung kanyang price action. Ayan. So walang ibang stocks na sumali kundi yung ating mga mining stocks naman. So and then pag-usapan natin ng konti yung ating PSE index naman. Okay? Ayan. So sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, yung ating disclaimer, yung ating vlog po na to is for education purposes lang. So huwag na huwag kang mag-decide based dito para sa mga reasons para mag-buy, mag-sell or hold po ng mga stocks, kasi meron pong risk na involved dito sa ating market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung bibili mo naman. Okay? And then, sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel naman. And then, check mo na lang po yung ating mga vlog. So, subscribe ka lang guys, or kung gusto mo, sama ka dito sa ating trading community kung saan meron tayong ginawa para nag-guide tayo sa mga kasama natin na traders at saka investors dito naman sa ating PSE market. Okay? So, check mo na lang yan. Ito po yung ating mga daily uploads, yung ating company reviews, profit or loss section para sa ating mga sample trades naman, yung ating basic indicators na ginagamit natin. So yan lang naman po yung nakikita nyo dito sa ating review. And then yung ating mga fundamentals at saka yung ating risk management doon sa mga stocks na hawak naman natin. Okay? And then kung curious ka sa mga play to earn games, is follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to, kung saan nagre-review naman tayo ng mga play to earn games po natin. Ayan. So check mo na lang po yung mga vlogs natin. So ganun din, follow mo ako sa aking social media, sa ating Facebook account, Facebook page. Ayan. So mga posts about sa stocks, yung ating Bodega Peak para sa mga articles po natin about sa PSE market trading or investing. So check mo na lang guys. Ayan. So tingnan po natin yung ating mga na-retweet. So yung ating COVID cases, so mababa siya, di ba? So ngayon, tama ba to? Nakita ko. So hindi ko nakita yung official report, pero may nakita ko tweet dito is 442 cases. Ayan. So the lowest daily tally so far in 2022. Ayan. So very good po yung COVID natin. So meron tayong immunity na yata sa kanya. So ingat pa rin kahit papaano, kasi meron pa rin naapektuhan, di ba? So okay. At least control po yung ating COVID cases. Ito yung reason guys kaya biglang nag-spike yung ano, yung ating mga metal products. So the London Metal Exchange said Tuesday that it has suspended trade in nickel after the base metal rocketed to a record peak above
100,000 on Russian output concerns. Ayan. So yung mga sanctions na ginawa at syempre yung ongoing na war doon sa ating Ukraine. So mga metal po yung ano pinupuntahan ng ating mga traders at saka investors naman. Ayan. So grabe no. Lalaki ng galawan ng ating mga mining stocks. Ayan. So yung local shares face bloodbath on Tuesday to sink below 7,000. So nagulat din ako nung makita ko siya pagdating sa closing. While the Philippine peso continued to fall to over 2 years low as rising oil prices amid Russia-Ukraine war fund fears of red hot inflation. Ayan. So kaya po ano nagdrop po yung ating index naman. Okay? So ang ating net foreign selling is umabot nga halos ng 1 billion negative 850.32 million. Ayan. So nag-alisan po yung mga investors. So makikita mo yung biglang drop po ng ating mga blue chip indices naman. So Philippine Airlines to increase flights by 50% this month. So good po sa business niya. And then with each ayan, so medyo maganda yata earnings ng Petron with its positive financial results and the war in Ukraine pushing up global energy prices, shares in Petron rallied 3.68. Pero yung earnings niya, alam ko mataas siya eh. So ayan oh, galing kay First Metrosec. Picor book for year 21 net income of 6.14 billion, a reversal from 11.4 billion net loss in 2020. Ayan. So kumita po si ano si Petron natin. So tingnan natin kung sila yung susunod, yung ating mga oil, pero ngayon is na karamihan ng traders natin nasa mga metal products nga po. So up po siya ng yung revenue is up by 53% and then yun nga nag-net income na rin siya as compared last year na net loss. Nickel soared to a record high of 54,880 per ton as the economic fallout from the Ukraine conflict widened Monday. Ayan. So yan po yung ano reason kaya hanggang sa ngayon kahit overbought na yung mga metal products natin talagang pinupuntahan pa rin po. Ayan. Cebu Pacific confirms flight from Naga to Manila suffered a slight runway excursion. Ayan. So, yan pa yung dahilan kaya na-post natin. Global recession risk rise after Russia invades Ukraine. Ayan. So, yan po yung pinag-usapan natin. All price spikes to 139 on talks about Russia oil ban. Kasi pinag-iisipan na po yan ng ano eh. Ng US, nangungumbisi na lang yata ng ibang bansa kasi balak nilang lagyan ng sanctions yung ating mga oil exports naman doon sa Russia. Ayan. DMCI holding site surging commodity prices, recovering electricity rates, higher construction because of high productivity and what we believe is a part of commodities super cycle daw. Ayan, so grabe. Emirate post 2 billion net income pero yung mga REITs natin, nagbagsakan din. SPNEC aims to raise 10 billion for 10 gigawatt solar projects pero nag-drop nga din po siya. Okay? So yung summary ni My Trade, BSPC's inflation breaching target. Ayan, so yun yung pag-uusapan natin for the coming few days. AAB earnings soar 77%. Ayan, kumita din siya. Felix profit reaches 2.4 billion. Blueberry suffers smaller loss in 2021 pero lugi pa rin siya. Ayan. Nickel FNI mark nickel source to a record high of 55,000 metric ton up by as much as 90%. Ayan, so halos madoble pala. So pipitik pa kaya itong mga to. So mukhang pipitik pa based lang dito sa announcement na to. And then the most extreme prices moves ever seen on the London Metal Exchange on the back of supply constraints. Ayan, so talagang wala tayong ibang pag-uusapan ngayon kundi yung ating mga mining sector. Motors flock to gas stations as big time oil price hike takes effect. Ayan. So may increment kasi ng ano ng mga oil price globally. Aboites on Monday record 3% rise in core net income. Okay. URC. So okay din naman si URC eh. Kaya anyway, nagbabagsakan naman lahat. URC reported its net income was up 109%. Ayan. So siguro bantayin na lang natin yung mga stocks natin pag nag-start ng mawala yung pessimism dito sa ating markets. Yung iba, isang basa natin. So, tingnan natin. SMPH gets high ratings on upcoming bond float. Converge included in Southeast Asian Express Cable System. Ayan. So, may bagong project si Converge. Gets not si SPNEC, yung kanyang project. BDO sets options on BLFI. AAB, so kumita nga po siya. AP, kumita din siya.
20.8 billion or 66% yung ating year over year sa kanya, tama ba? Ayan. Fourth quarter, negative 8% siya year over year. So baka hindi pala maganda yung earnings. And then URC is maganda po siya. MREITs is okay din naman. Ayan. So yan po yung mga nakita natin. Yung iba is kahapon na lang na posting naman natin sa kanya. Okay? So walang ibang pinag-usapan kundi yung pagtaas ng prices po ng ating mga metal products. Okay? Guys, ha, yung ating Patreon is open pa rin naman. So siguro until Thursday, buksan natin siya. So kung gusto yung sumali dito sa ating trading community, so kung saan nag-guide tayo makasama natin na traders at investors dito sa ating PS market, i-check mo na lang po siya and then sama-sama tayo sa trading natin kapag nandito ka po sa ating community naman. Okay? So check mo na lang po yan sa ating Patreon. Ayan. So tingin tayo ng summary dito sa ating To Trade Asia. So refresh ko lang. Ayan, para hindi siya mag-close. Ayan, so grabe yung ano. Tinitingnan ko yung summary niya ng closing. Ayan, so grabe. Oh, talagang nagkaroon pa siya ng pullback. Binagsak pa siya ng closing. So talagang nagkatakotan na. And then, isa lang makita mo na birdie dito. At ang taas pa yung ating mining and oil. 3.62% po yung inakyat. And then the rest is nag-drop ng grabe itong ano. Yung finance natin, oh, 5.16%. Tapos, yung iba is more than 4% yung drop. Pero nakita na nga natin to for the past kahapon yata to, isang araw, dun sa bandang Europe, di ba? Nakita natin more than 3% yung bagsakan sa kanila. Mamaya silipin natin. Hindi ko pa nakita eh kung nagre-recover na sila. Pero nung yung futures ng US market natin kanina, nagbabagsakan pa rin siya. So, kaya ganyan po. Walang makitang positivity. So, kumbaga tapon lang ng tapon yung mga investors natin. Ayan. So grabe si Emperador, nag-drop siya negative 10.73%. So mukhang oversold na to si Emperador. Wilcon 8.36 ang drop, ang tataas. BPI negative 7.61, Jollibee 6.47. So nakapanlumutig na yung mga port natin ngayon. So sobrang pula at nang huli si market. Maliban na lang syempre kung nakatutok ka dun sa ating mining sector. So negative 850 million net foreign selling natin. 38% lang naman yung foreign participation, no? 62% local and then laki ng trade value. So puro tapon siya. 11.19 billion and then nag-loss nga tayo ng negative 4.26%. So parang sa tinagal-tagal ng taon na usapan natin last year, hindi pa yata tayo nag-drop ng ganito na sobrang kalaki kasi global kasi yung impact na ano na nagaganap ngayon doon sa bandang Russia naman. So patigasan sila, di ba? So ayaw tumigil ni Russia, as US ang ginagawa ay sanction. So kaya ganyan apektado po lahat dito sa ating global markets naman. Okay? So at least alam mo kung ano nangyari dito sa ating market, manage na lang po natin yung risk doon sa mga hawak natin na stocks naman. Okay? So ayan oh. Grabe. So, akala ko okay na nung last na trading day natin sa kanya kasi nga nagkaroon tayo ng ano, reversal. Pero ngayon, mas matindi. Kasi isang malaking guhit, meron pala tayo dito, isang malaking guhit din to. Gano'ng kalaki ba to? Previous na, ito naman lockdown to eh, alam ko eh. 3% lang siya or tama, 3% lang. Kundi ito, 5%. Pero may isang araw na green siya, 3%. So, pinakagrabe yung nangyari ngayong since last year, guys. Wala tayong nakita na drop ng more than 4%. So, ngayon lang po nangyari. Hopefully, rebound tayo bukas. Negative sentiment yung nangyari. Pero, pinaprice in kasi ng market yung ano eh. Yung nakikita niya eh. Tsaka future ng ating market. So, pero anyway, sobrang grabe naman yung drop na yan. So, hopefully, meron tayong rebound tomorrow and then saka natin malalaman kung ano yung gusto niyang gawin for the coming few days. So isang araw lang nilusaw ni market yung pinag-uusapan natin since January na mga magagandang trades natin, oh. Grabe yung ano ginalaw niya. Pero syempre ibang usapan pag nakatutok ka nga, sabi natin doon sa ating mining sector. Ngayon biglang naging resistance yung ano, yung support natin malapit sa MA 100, gap down yung ating index naman ayan. So anyway, siguro lagay natin dito. Tanggalin muna natin yung ano, yung optimism natin kasi akala ko intact yung ano eh, yung galaw natin, di ba? And then suddenly ayan. So anyway, ganyan talaga yung market natin. Napaka-risky, di ba? Especially na meron siyang mga global economic na concerns.
naman. Okay? So anyway, tignan na lang natin kung anong pwede natin gawin sa mga hawak natin, di ba? Manage na lang po natin yung mga risk ng hawak natin ng mga stocks. Okay? So tingin tayo dito sa COVID cases. So sobrang baba yung nakita ko, ah. 400 cases. Ayan, very good po. Kahit na andayan pa rin tao sa mga rally, nami-maintain natin yung mababang COVID cases po natin. And then makakatulong yan para kahit papano yung election turnout later on is maganda po yung results naman niya. Okay? So, medyo nagre-recover na. Ayan. So, hopefully, mag-recover yung index natin. Nag-bounce po si, ano, si US market. Pero tingnan natin mamaya ha, kasi overall, hindi pa rin maganda yung market. Ayan na. Ito pala yung sinundan natin. So, US market, negative 3.62%. Sa Nasdaq composite index pala natin. Ayan. So, kaya pala na sobrang lakas ng bagsak naman natin. So, dapat pala nagtipi tayo dun sa mga previous gains natin, no? Kasi kinain niya eh. Ano yan? Oh, ayan. So, nagre-recover na sa Europe. Ayan. So, hopefully bukas may rebound tayo. Kung ma-maintain niya, guys, ha? So, very early stage pa tayo ng trading. Kaka-start. Mag-start pa lang naman sila, di ba? So, tingnan natin bukas. Pero kung green sila, most likely, babawi po yung ating mga stocks naman. Hopefully, ganyan na sila. Ayan. So, bandang Asia, oh. Grabe yung duguan. Pero tayo lang pala yung ano, tayo lang pala yung grabe yung takot to. Sa ibang bansa, negative 1% lang, negative 2%. Tayo is negative 4%. Ayan. So, nang shakeout yata si ano eh, PSE market natin, oh, wala naman tayo nakita na umabot ng negative 4% naman. Okay? So, hopefully, may rebound tayo bukas. Yung ibang negative news dito, wala naman, di ba? So, ongoing pa rin kasi yung gera sa, ano, sa Ukraine. So, tingnan na lang po natin. Maraming pa tayong ipaprice in negativity kasi kung halimbawa masakop ng Russia ang Ukraine, ano na naman yung susunod na pwedeng mangyari, di ba? Ayan, so bantayin na lang po natin. Yung cryptos natin, cool na cool lang sila. Hindi masyadong gumagalaw. So 38k pa rin si ano, si Bitcoin. So may mga drop din pala siya, may mga malaki. Anyway, stable si ano Bitcoin as compared sa PSE market naman natin. Okay? So yun po yung overall picture ng ating market. So tingin tayo sa ating individual stocks. So iniisip ko paano natin susukatin yung galawan ng mga stocks natin ngayon kasi grabe yung ano yung spike ng mga prices. So nakikita ko na lang extended Fibonacci yung pwede natin gamitin kasi hindi na kaya to ng ano eh, conventional na chart analysis, 'di ba? Kasi nga nagpaparabolic. So, may kasamang sentiment. And then, syempre, yung global prices nga po niya is umakyat. So, anyway, gawan na lang natin siya ng Fibonacci. So, sukatin natin. Ano lang naman to guys, ha? Estimate. So, hindi naman to ano. So, depende pa rin sa market kung ano yung gagawin niyang galawan. Pero, parang sakto nga siya. No? Ayan, no? Di ba? Sakto yung galaw niya. So, nasa resistance siya nung last na review. And then, ayan, oh, yung sabi natin eh, sobrang taas naman yata yung nakikita ng ano, extended Fibonacci natin. Ayan, ay lumabas kasi yung ano, bandang kaliwa natin. Ayan. Ayun, so biglang nag-ano pa siya, no? Lumampas. Wala na, no? Pinaka all-time high na to ni ano ni nickel natin. So ganda ng galaw niya, oh. Ayan, so isa pang parabolic is laki na nasa 13 pesos per share yung pinapakita ng ating Fibonacci. So anyway, lagay ko na lang dyan. Mukhang ganyan yung sentiment ng market natin. Parabolic talaga. Pero watch out mo na lang guys kasi ano to eh. May halong takot tsaka dun sa ibang stocks. Kaya dito nagpupuntahan yung mga traders natin. So RSI is 86. Ayan. So watch out na lang sa mga ano pullbacks kung meron siya. Pero kung may hawak ka, syempre kung may hawak ako, di ba, hawakan ko pa rin kasi green pa rin naman yung candle natin. Yun nga lang, syempre, control mo din yung ano greediness, di ba? So, ganito yung mga nangyari sa atin last time, with regards to sa mga kina-APL, sino ba yun? Yung mga nagliparan yung mga stocks natin, mga metal products din. Last time, ayan. So, ito yung trend natin sa kanya. Pero basag na rin ito eh. Clone natin siya. Ayan. Multiple times nang nabasag yung mga resistance natin. So, hindi tayo pwedeng gumuhit ng mga straight lines kasi parabolic yung galaw niya. Ayan. So, yan na lang. 9.8 yung next na resistance po ng ating nickel products. Pero kung tama yung sinasabi doon sa London exchange natin, so, sumipa. Sumipa yung mga stocks ng mga metal products. Meron pang iaangat po itong ating mga local stocks na related sa mining naman. Okay? So, ferronickel, next natin. Yung ano pala, yung galaw ni nickel natin, di natin nakita kung gaano kalaki.
Umabot siya ng 8.68%. So, very good. Congrats po sa mga may hawak. Wealth Call ang main buyer and then Call Fidelity yung ating pinaka-seller. Meron tayong malakas na net foreign buying pa rin, 19.9, so halos 20 million yung pumasok po na foreigners dito kay FNI, or rather, kay Nickel natin. Ayan. So, ganun din yung galaw ni FNI natin. Ayan, oh. Tingnan mo na lang guys, ha, kasi overbought na. So, baka kasi concentrated ka, syempre, maganda pag may gain ka, pero mahirap naman pag biglang nagkaroon ng correction yung mga prices natin. So, wala tayong makita din, no? So, kaya ba ng ano, extended? Hindi na kaya ng extended natin, no? So, hanap tayo ng mas magandang base. Siguro dito, no? Kaya ba niya pag dito? Subukan natin, ha? Hindi na kaya ng ano, technical analysis natin to. Kasi grabe yung ano, tinaas ng market natin. Ayan, so, pwede siguro to, mas malaki ng konti. So, sumakto siya. Na-break pa nga niya, eh. So, hanapin natin yung next na resistance, yung Fibonacci. Nasa 3.74 naman yung pinapakita niya. Siyempre, yung gap, yun yung support natin sa kanya dito or dito na lang siguro. Mas malapit sa support level. Ayan. So, ganyan lang muna yung tingnan natin sa kanya. Bigger picture na lang tayo kasi hindi kaya ng ano, eh, hindi kaya ng smaller picture. Kaya ba natin dito? Ayan. So, grabe yung pinapakita niya. Na. So, ayoko naman ilagay dyan. So, yan na lang muna yung nakita natin. So, potential naman talaga. Kung ano, susundan natin yung London Market Exchange natin sa mga metal products, potential nga na umakyat pa yung ating mga mining stocks. Ayan. So, 3.74 na lang. So, conservative na lang yung ano, ilalagay natin na estimate ng mga potential resistance. 11.94%, so laki. 8.8 million net foreign buying, so may support. Call FMS ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So watch out na lang yung mga overbought natin. Kasi pag nagbagsakan naman to, syempre, sabay-sabay din to, di ba? Ayan. So next po natin si Mark Ventures. Taas din nito, di ba? Ayan, lumipad din yung ano, yung galaw niya. So siguro ito kaya pa ba ng Fibonacci to? So lampas-lampasan din siya, no? So kung dito tayo, ayan, medyo umakyat siya ng konti. Okay? So yan yung mga nakita natin. Lagay natin yung resistance. Ano lang naman to? Estimate lang naman guys yung mga resistance natin. So syempre depende pa rin sa market kung ano yung gagalaw. Ayan, hindi na kaya ng ano yan ng ating straight lines sa mga support sa resistance level. Meron pa ba dito sa kaliwa? Ayan, pwede yan. 2.3 as a support level po nitong si Mark Venture. So, overbought na rin. So, watch out na lang guys, ha. Ayan, minsan kakahold natin eh. Pag biglang nag-drop tong mga to, ang hirap pa bumitaw, di ba? So, meron siyang gain na 12.96%. Net foreign selling siya. Negative 3.4 million. Call May Bank ang ating main buyer. And then, Lucky. At saka si Call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, grabe na yung ginagalaw ng mga stocks natin. No? So, kung medyo nakatodo ka dito, ang ganda ng port mo. Most likely, yung mga, ano, yung mga top-notcher natin sa, ano, sa to trade Asia, nakatutok po sila. Kasi may nakita ko sa competition, umabot na ng 20% yung gain. So, yung mga top-notcher natin. Eh, so, tayo naman, medyo naka-diverse tayo. So, hindi umakyat yung, ano, yung mga hawak natin na portfolio naman. Eh, so, ganda ng galaw niya. Oh. So, medyo ayan, meron siyang sinusundan na mga patterns talaga. Tapos, palaki pa ng palaki yung volume. So, potential pa. Meron pang igagalaw yung ating mga mining stocks. Okay? So, yan po yung nakita natin. Si DMC, ito, medyo nagkaroon siya ng profit taking. Siguro kasi may ibang business kasi itong si DMC, di ba? Hindi lang naman mining. May mga real estate din to. Tsaka power, water, di ba? So, nagkaroon siya ng profit taking. Negative 2.84%. yung loss, 10 million net, pero net foreign buying pa rin siya. So, meron pa rin. Call FMS ang main buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller. Ayan. So, medyo ito, medyo nagkaroon siya ng pullback. Tingnan natin ha, kung kaya niya. Pero, tingko kakayanin din ni DMC to kung ano ha. Kasi kung yung earnings sa mga metal products natin is masustain niya. Ayan. So, tingnan natin ha kung ituloy niya yung ano, yung rally niya for the coming few days. And then, currently, nasa support. Support naman siya. May mga konso dito. Bumalik nga lang siya dito sa loob ng resistance natin, which is below ng
9.3 peso level. Pero anyway, tingin ko is pwede pa rin to, di ba? Kasi nga nagkaroon lang siya ng konting correction man. Pero siyempre, kung dito ka sa taas, malaki ba to? Kung medyo nakasalo ka sa taas, mga 5% din yung drop. Kung kakapasok mo ba lang dito kay DMC. Naman natin, net foreign buying pa rin siya, di ba? Yung nakita natin, 10.7 million naman. Okay? So, next po natin si Bull. Ito yung pinaka main runner natin kasi umakyat siya ng 20% yata to. Tingnan natin, ha? Kung gano'ng kalaki yung inakyat. Ayan, 22.03%. Laki. Call FMS ang main buyer and then call Abacos yung ating seller. Pero net foreign selling siya, negative, malit lang naman, negative 794,000. Pero yung price niya, grabe, no? So, lakas ng galaw ni Bull. Ayan, so pabalik na si Bull natin, ha? Sino pa bang mining ang ano, hindi umakyat? Ayan, so resistance immediate is 1.63. And then support natin. Basag lahat ng ano, mga resistances natin. Lagyan natin dito, half body, no? Sakto dito sa bandang kaliwa. 1.33 pesos naman. Ayan. So, ayan. So, medyo maganda rin yung galaw niya. May kasamang volume, pero overbought na. So, grabe, no? Ito, magandang mga bantayan natin, no? Pag pullback, magre-rebound ba itong mga mining natin, di ba? So, kung medyo huli ka na, tansyahin mo na lang kasi baka maiwan ka naman sa taas pa nag-correct siya. Pero, in the short term, di ba, nakikita naman natin na parang wala pang ibababa. So tingnan na lang natin. Pero kung yung ano, yung upsurge sa London Metal Exchange natin, 'di ba? So mga ano niya, pumitik nga siya ng halos 100%. So baka meron siyang correction yung mga ganun na spike. Ayan. So pero hindi nga natuloy yung trading doon kasi ini-stop na naman siya. So okay. So laki ng galaw ni Bull natin. Congrats po sa mga meron. And then lastly itong si Or. Parabolic yung ano, yung galaw ng mga ano, grabe, 'di ba? Lalaki. Ayan, so binabasag na rin niya, so inabot na niya, no? So parehas na parehas sila ng pattern, no? Nung lahat nag-peak sila, binalikan nila and then bini-break nila. So ito medyo madali makita si OR natin. Next na resistance 1.38 and then support is around mga 1.24 naman or dito sa may gap area natin. So overbought na rin. Ayan, oh. So overbought na rin siya and then yung ating MACD is parabolic na rin po yung galawan naman niya. So ilang araw pa kaya igagalaw ng mga ano, mining stocks natin. Okay? So yun lang po yung ating mga nakita. So wala yung mga regular customer natin sina dito kasi nagbabagsakan nga po yung mga price action. And then tingnan na lang natin bukas. Tayo susunod lang lagi dito sa ginagalaw ng US market, ganun yung nakita natin kasi pag nag-drop sila ngayon, sumusunod po tayo. Although alam mo naman, 'di ba, yung mga earnings sa mga companies natin magaganda, pero tingin ko mas maganda pa ngayon, 'di ba? Kasi nung yung mga nakikita natin na earnings nung fourth quarter, meron pa tayong mga partial lockdowns eh, tapos ngayon mas mataas na yung alert level natin, 'di ba? Alert level 1 na siya as compared last time, 'di ba? Mas nakapagbukas ng negosyo. So, most likely mas gaganda pa yung earnings sa ating mga company. So, hopefully sentiment lang 'to ng ano, ng nangyari na gera, pero kung may peace talks, alam mo na, babalik at babalik din naman yung ano, yung price action. Pero sa ngayon, in the short term, wala kasing ganun na nakikita yung ating markets naman. Okay? So, yun lang po yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, dito sa ating Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, yung ating Bodega Peak, Twitter, and then bukas po yung ating ano, Patreon. Kung gusto mo ng ano, trading committee, sali ka na lang dito sa ating Patreon. At yun lang yung ating review for today. Kita po ulit tayo bukas.